Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon nga po ay suma sa atin. Kaya naman tayo ay sumama naman sa Kanya. At upang tayo ay makalubos na makasama sa Kanya, humingi tayo muna ng tawad para sa mga kasalanan natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus na at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat na wang aming makamtan ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo ng anak mo tamang Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpa ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tinalikda ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta, ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin.
Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lunsod, pahiran mo lang si Jasael bilang hari ng Syria at si Jiho na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mihula bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiyapin. Ngunit kayo, ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may bahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiyapin na siya sa babaeng yan. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay at ang iyong
ang naging sanhi ng iyong pagkakasala. Putulin mo at itapon, mabuti pang mawalan ka na ng bahagi sa katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag ka pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y naging asawang muli ng lalaking ito, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong ebanghelyo natin ngayon ay napaka-importante para sa ating lahat. Alam po ba ninyo ang ating Panginoon? Alam naman natin, nakikita niya ang lahat ng bagay. Hindi po ba? Nakikita niya ang bawat pagkilos ninyo. Nakikita niya kung kumakain kayo. Nakikita niya kung kayo nagtitrabaho. Nakikita niya kung kayo'y nagdarasal. Nakikita niya ang ating ginagawa. At napakahalaga naman sa kanya na gumawa tayo ng mabuti. Hindi binabaliwala ng Panginoon ang paggawa nang mabuti. Hindi rin niya binabaliwala ang paggawa ng masama. Isinasaalang-alang yan lagi ng Panginoon. Ngunit, ito ang turo sa atin ng Panginoon ngayon. Malinaw. Nang tinitingnan ng Panginoon ay hindi lamang ang iyong kilos, kung hindi ang iyong puso, hindi lamang ang iyong ginagawang panlabas, kundi ang iyong ninanasa sa loob, sa iyong kalooban. Yan ang mas importante sa Panginoon. Halimbawa, maliwanag ang binigay niyang halimbawa. Isang lalaki, may nakitang babae, eh hindi naman niya ikinama. Hindi naman niya isinama sa motel. Ngunit, pagkakita niya sa babaeng iyon, naglaway siya. At sinabing, ang sarap siguro ng babaeng ito. Sa loob lang yon, wala naman siyang ginagawa. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Kahit na wala siyang ginagawang pagkakama sa babaeng yon, kahit di niya sinama sa motel, o kaya pinilit na makipagtalik sa kanya, kung ang nasa niya ay masama, ninanasa niya na yon, siya ay nagkasala na ng pangangalunya. Malinaw po yan, mga minamahal kong kapatid. Kaya, ang ating reliyon ay reliyon ng gawa.
Hindi po mali yun. Ngunit higit sa lahat, ang ating relihiyon ay relihiyon ng pagtupad sa Panginoon sa loob ng ating puso. Yan ang tinitingnan una ng Panginoon at higit sa lahat. Kaya kung meron kang ipinagkakasala, uwi ka ng Panginoon na masamang kalooban, anuman, nagdadala sa iyo sa kasalanan, dapat nakahanda ka na ito ay isuko sa halip na ikaw ay mapunta sa impyerno na buong buo. Opo, nagsisimba tayo dito. Ngunit, alam niyo po, paminsan-minsan dito sa Quiapo, may mga nagsisimba, kumakanta pa marahil, pero kaya nagpunta rito para mandukot. E kung nagpunta rito para mandukot, hindi naman nakikita ng tao at ng pulis na nandurukot siya. Ngunit nakikita ng Panginoon ang kanyang nasa, ang kanyang gusto. Kaya, yun ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon sa atin. At kahit na importante na ayusin natin ang ating mga gawa, mas importanteng ayusin natin ang ating mabuting kalooban upang sa ganoon ito ay maging kasiyasiya sa Diyos. Nandito ka. Ba't ka nandito? Sapagkat gusto kong talagang sumamba sa Diyos. Nandito ka. Bakit nandito ka? Eh kasi, pinilit lang naman ako ni misis ko eh. Hindi ako pinilit, hindi naman ako pupunta rito eh. Sino ba naman yung Nazareno na yan sa akin? Ayan. Kaya, sabi nga ng Panginoon, ang puso mo ang unang tinitingnan ko. Ngayon, eto na naman. Abay, ang Panginoon talagang sinusubok tayong mga Katolikong Pilipino. Sabi niya, pag hiniwalayan ng isang lalaki ang isang babae, sa anuman dahilan, maliban lang sa, sabi dito, pangangalo niya, hindi po, patawarin ninyo, ang translation po o ang pagsasalin sa Tagalog ay mali. Hindi po pangangalo niya, pornaya. Ang pornaya, ano po yun? Ang sabihin, isang kapansanan o isang katangian ng pag-aasawa na nagpapawalang visa dito. Halimbawa, ang isang lalaki, pakasalan ang kanyang kapatid na babae, pornaya yan. Ang isang lalaki dito sa Pilipinas, pinakasalan ang kanyang pinsang buo na wala namang dispensasyon mula sa gobyerno o sa simbahan. Pornaya yon, walang visa ang kasal. Pag merong ganyan pagkukulang o depekto ang pag-aasawa, hindi lamang maaaring hiwalayan, dapat hiwalayan. Dapat hiwalayan. Magpinsang buo kayo, nagsama kayo, o kaya, hindi man kayo magpinsang buo, pero nagsama kayo bilang mag-asawa, hindi kayo kasal, Katoliko kayo, hindi kayo kasal sa simbahan,
Yan ay pornaya. Yan ay hindi. Ang dalawang yan, hindi dapat magkasama. Maliban doon, sabi ng Panginoon, walang diborsyo. Ang gusto sabihin, basta ang kasal ay tunay na kasal, walang diborsyo. Ano sabi ng Biblia? Maliwanag, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin nga nyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin po nating lahat, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At sabihin nyo ngayon, malakas, harap ng Diyos. Totohanan, ang aking misis o ang aking mister, hindi ko hihiwalayan. Ulitin natin, ang aking misis o mister, hindi ko hihiwalayan. Ayaw ko sa diborsyo sapagkat ayaw yan ng Panginoon. Amen? Amen! Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, sama-sama tayong tumawag sa Panginoon Diyos na nagmamahal sa atin at sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pangangkar ko Eucharistia ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Aming mahal na poong Jesus Nazareno, dinirinig mo kami at ang aming panalangin na nanalig kaming didinggin mo sapagkat kasama namin ang aming ina na iyong ina na tumatawag sa iyo. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay mong tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiigang sumuhay sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nanaig naman ang masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang kipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo pa lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay ng may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinaalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pong dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, ating nasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Thank you.
biyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Hesu Kristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, na bumuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumairin. Bigay po ninyong kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenario para sa paghahanda ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ikaalas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa alas 3 ng hapon sa naiikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay gaganapin sa ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong iatid sa pagkabuhay at sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladalan na mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.